Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at lahat ng mga kapatid nating OFW. Sa araw na ito, mga kaibigan, ibabalik natin ang ating kaliserye. At sa araw na ito, ginalugad natin ang pusod ng Maynila, mismo sa Quiapo. Atin pong pinuntahan at nagtanong-tanong tayo sa mga tao. Nako, magugulat ka sa mga sagot nila. Bayan na mga kaibigan, hindi na po natin patatagalin pa. At atin na pong uumpisahan agad itong ating kaliserye. Sarili may kusang kabutihan. Ano man ang iyong mga pinapasan, malalim ka lamang at malalampasan. Lagi mo tatandaan, kung di ka sigurado ay magtanong ka lang. Taong gala, saan ka ba pumupunta? Bakit meron kang daladalang ligaya at pag-asa? Sa Quiapo. Alam po ninyo, katatapos pa lang mga kaibigan, ng proclamation rally na ginanap dito mismo ni Isko Moreno. At kayo po, sariwang-sariwa pa, hindi na naman natin ang tunog sa kakasaldahan kung kilala nila ang ating pandemikero. Isang nagtitin na yun, nakapo lang ating nalapitan. Good morning, sir. Ang pangalan niya? Dumaan lang daw si Idol FLM doon sa kanila at namimigay ng kalabasa at manok, nakakuha at nabigyan siya. Ilang kalabasa na kuha mo, kuya? Siguro kung yung nagkamali, 15 kilo. Nakakalabasa? Buo. Buo, manok, nakakuha ka rin? Oo. So ano yun, pinamigay mo na rin doon sa mga kapitbahay mo? Inuwi ko na lang sa bahay. Inuwi na lahat? Okay, so ganun mga kaibigan, kabahit si Idol, no? Nabigyan siya ng kalabasa, nabigyan pa rin siya ng manok. Grabe yun. Okay. Tanong kuya, siya po itatakbo ng senador. Number 44 po siya ngayon. Ang tanong ho kuya, ibubuto niyo po ba siya ngayon? Number 1 po yan sa amin. Bakit niyo po pipiliin siya? Mabait po siya eh. Okay. Kung magkaroon ng pagkakataon na makausap mo siya sa harapan, anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo sa kanya? Sana ipagpatuloy niya po yung ano niya. Gawain niya po. May babatiin po ba kayo? Wala na. Maraming ano? Salamat kuya na sa thank you so much mga kaibigan. Maraming salamat. Thank you. Namigay ng bigas? Hindi pa po. Ha? Hindi. Bago pa lang ang dao rito.
Oo, hindi. Matagal na yun. Dalawang taon lang nakalipas. Namigay siya ng bigas sa iba't ibang lugar at naging viral siya sa YouTube at saka sa ano, sa Facebook. Naalala mo? Ayan, si Francis Leo Marcos. Kaya ako namin na itatanong kasi tumatakbo siyang senador sa ngayon. Number 44. Ang tanong ko, Kuya, dahil po sa base po sa inyong pagkakaalam, sa inyong puso, maisasama ba siya, maibubuto mo ba siya sa Senado? Oo naman. Bakit? Kasi nakakatulong siya. Kasi nakakatulong. Kung magkaroon ng opportunity ng pagkakataon na makilala o makaharap mo siya, anong sasabihin mo? Patuloy niya yung ano niya. Yung ginagawa niya. Ginagawa niya ano, pagkatuloy niya. Meron po ba kayong babatiin, Kuya? Bati na po tayo. May babatiin kayo? Wala lang. Maraming salamat, Kuya. Thank you so much, Kuya. Kuya, matanong ko lang, Kuya. Kumusta naman yung inyong hanap buhay ngayon? Panahon ng pandemya, pag-fishball. Ito, matumal. Matumal? Malakas naman. Okay. Kilala mo, Kuya, si Francis Leo Marcos? Ano ang magkakilala mo sa kanya? Ano, dating pandemic. Noong panahon ng pandemya? Nangibigay naman siya ng mga... Namimigay ng bigas. Okay. Ngayon, Kuya, tatakbo siya bilang senador, number 44. Ang tanong, pipiliin mo ba siya sa puso mo? Pwede. Pwede. Bakit pwede? Sinong pinipili natin kung sinong malakas na... Kung magkaroon ng pagkakataon, Kuya, na halimbawa, makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Pakyawin yung baseball. No. Alright, ang mga kaibigan si Kuya na nagpipishball. Pwede daw, ang ating pandemic hero. Maraming salamat, Kuya. Thank you so much. Maraming salamat. Si Nanay. Dad. Alright, mga kaibigan. Ngayon naman, talagang susuyurin na natin ang mga vendor dito sa Quiapo. At syempre, eto nakilala natin si Nanay. Anong pangalan, Nay? Jonah. Nanay Jonah, ang isang malaking katanungan ko sa iyo, kilala mo ba si Francis Leo Marcos? Kilala, matulungin tao. Matulungin tao? Ano ho pa, aside sa matulungin, ano po bang pagkakilala mo sa kanya? Siya isang mabait na tao. Ngayon ho, tumatakbo siya senador, number 44. Ang tanong ko ho, 12 senador ang pipiliin natin, pasok ba siya sa iyong listahan? Pasok. Pang ilan naman po? Ano, sa number 2. Number 2? Oo, number 2. Sino number 1 pagka ganun? Mamimili, basta number 2 na, sigurado. Okay. Maraming salamat, Inay. Pero kung magkakataon na kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? May pagpatuloy lang niya ang magandang gawain niya sa pagtulong sa mga kapwa. Yun lang po. Okay, maraming salamat, Inay. Magkano naman po yung tubig na ganito? 15. Okay, pabila naman kami ng dalawa para naman makaano yung uhawa. Mga kaibigan, titikman natin ang tubig ni Nanay. Number 2 daw si Idol para sa kanya. Pag wala mapiling number, panguna, siya nang una. Oh! ayos. Siya nang pinakauna, pag wala mapanak pa. Action! Okay po ito mga kaibigan, ito na, para naman, kasi mahina, si Kuya. Ngayon naman, ang fishbowl na. Dadagsayin natin. Sige, tampot na. Kuha na, tusok na. Ayan. Kuya, bilangin mo ha. Alright, sige. Sige. Oh, tatlo. Sige, kuha na. Maraming. Mga kaibigan, mga kapatid, mga barako. Mga barako talagang gumawa. Sige. O, bigyan na ng palamig yan. Sige, para ano, masaya. Palamig, nagutom na. Palamig. Okay, sa interview, bigyan mo natin palamig. O, palamig. Ito na, para magkabenta naman si Kuya. Ay, tayo.
Cordero. Ito ang Cordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanibot. Ang tanong ko na ay, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oo, sa live lang. Sa live po po. Yung ibig sabihin, kahit hindi personal, sa Facebook o sa nakita mo, anong pagkakilala mo sa kanya? Yun lang, yung namimigay siya ng mga ano, bigas. Namimigay siya ng bigas. Okay. Ang tanong ko kasi na ay, ganito. Tatakbo siyang senador, number 44 sa Senado. 12 ang pipiliin natin. Ang tanong, ay papasok ba siya doon sa 12 sa puso mo? Kung makakapasok siya, mapalad siya. Swerte siya, kasi kung marami ba? Pang ilan naman siya kung ibubuto mo? Ay, hindi pa ako naging ano eh, hindi pa ako butante. Ay, hindi ka pa nakapag-isip. Hindi pa. Sobrang haba kasi ng pila. Kasi ate, hindi pa nakakapag-decide siya ngayon. Kailan? Pero sana ate, pagdating ng panahon, ano, hindi naman makakalimutan. Oo, siyempre. Mahaba kasi yung pilang panahon ng butuhan. Ang hirap, may hanap buhay ka. Di mo kayang pagsabay yan. Hindi ka bumubuto pagka ganun? Hindi ako nakakaboto. Ay, sige. Sige, sige ate. Thank you, ha. Salamat. Isang lalamove rider ang ating pagtatanungin. Anong pangalan, kuya, kung okay lang? Jerome. Kuya, yun, kilala mo nga si ano si Francis Leo Marcos. Apo. Anong pagkakilala mo sa kanya? Siya po yung ano, namimigay sa ano, sa nabili po siya ng kabang-kabang bigas tapos pamimigay po nung panahon ng pandemic. Panahon ng pandemic, oo. Sa ngayon kasi, kuya, tumatakbo siyang senador, number 44. Ang tanong ko, 12 senador, sa 12 senador na pipiliin, may papasok mo ba siya sa listahan? Pwede po. Pang ilan po naman kung sakali? Sa pang 12 po. Pang 12, oo. Sa pang 12? Mga ano po siya, mga 8 lang po. Sa pang 8? Apo. Okay, kung magkaroon ng pagkakataon, kuya, na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Pagpatuloy niya lang po yung ginagawa niya. Kahit hindi siya maging senador, di naman siya manalo. At least nakakatulong pa rin sa mga ano, mga tao. Okay, batuin mo yung mga kalala mo, brother, sa atin kaya. Shoutout. Shoutout. Shoutout po sa inyo. Ikaw, kuya, baka may shoutout ka. Wala po. Ayan, so maraming salamat ha, kuya. Thank you, salamat. Maraming salamat. Ayan, may nakita tayo nagtitinda ng sapatos. Magandang hapon, kuya. Anong pangalan, kuya? Giovanni Sambolio po. Okay, kuya, kilala niyo ba si Francis Leo Marcos? Oo po, kuya. Papanong, minsan Batangheño siya. Minsan Batangheño. Ano hong pagkaano ninyo? Kakilala niyo sa kanya? Siya yung taong mabait na nagbibigay ng mga pagkain sa mga nangangailangan. Oo. Kung tatakbo siya bilang senador, saludo agad daw ako sa'yo, sir. Pang ilan siya kung sakali? Sa 12? Number one niya. Number one? Ay, malupit. Oo. Ngayon kung makakaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? No comment ako niya, pero congrats agad siya kung sakali. Alright. Maraming salamat. So, si kuya po ay may pwesto ng sapatos. Dito po sa Quiapo. Carriedo ba ito, Carriedo? Opo, kuya. Sa malapit lang sa church, mga kaibigan. Magkano namang sapatos, kuya? May mga 500, may 600. Ang lupit, mura lang ang sapatos ni kuya, 500. Oh. Makakabili ka na ng sapatos na talaga namang napakadating, ha? Ayan, thank you so much, kuya. Kung maalala niyo ginawa namin kanta, 2020, Candelaria, Quezon. Kami yung bumuunang kanta para sa iyo, Leo Marcos. Ay, ganun, grabe. Wala sample dyan sa kanta na yan? Wala, nakalimutan ko. Nakalimutan mo na. Salamat, kuya, ha. Thank you so much. Isa pala si kuya ng bumuunang kanta. Alright, thank you. Okay, si kuya naman. Talagang napakamura ng tempered glass dito, 50 lang. Anong pangalan, kuya? Kung okay lang. Minisultan. Kuya, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Napapanood ko po siya sa ano, sa yung vlogger na, vlogger din siya eh. Oo. Sa YouTube. Oo. So ngayon po kasi tumatakbo siyang senador, number 44. 12 senador ang pipiliin natin. Pang ilan siya, kung sakali? Sana po, manalo siya, makapasok, kasi napakabait ng taon yan. Pang ilan kaya siya sa pipiliin mo? Pangalawa. Alright. Kung magkakaroon ng pagkakataon, kuya, na makaharap mo siya, anong sasabihin mo? Ay, magpapasalamat ako sa kanya, sir, kasi baka nakakain ako sa binigay niya na tulong nung kasagsagan ng lockdown. Ng lockdown? Oo. Binigay niya na bigas. Oo. Talagang napakabait ang taon na yun. Yun lang po masasabi ko sa kanya. Salamat, kuya. Thank you so much. Maraming salamat.
Magandang hapon. Magandang hapon din po. Sir, pwede ho magtanong lang. Sorry lang. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Hindi ko po kilala yan. Yung namigay ng bigas nung panahon ng pandemya na nag-viral sa Facebook at YouTube. Nakapagbigay din siya dito sa Metro Manila kay Mayor Esco. Noon. Yata. Napapamilyar niyo lang. Naririnig. Oho. So kasi ate, kaya ho kasi tatakbo siyang senador number 44 sa ngayon. Ang isa ho katanungan kung sakali, mapipili ba natin siya sa ngayon? Sorry lang. Kung talagang mananalo siya, eh, wala tayong problema. Mas maganda. Opo. So anong may papayo mo sa kanya kung sakali? Anong masasabi mo sana sa kanya? Sana po yung mga mahirap matulungan niya. Matulungan? Opo, lalo na kami ng mga vendors. Ng mga vendors? Opo, kasi siyempre dito kami umaasa sa aming mga pamilya. Sana mabigyan kami ng attention. Ano ba karaniwan na problema ng pagiging vendor? Yung kailangan na nung may pwesto kami. Kasi pag dito lang kami, minsan umaalis kami. Pinapaalis kayo? Opo. Sana mabigyan kayo ng pwesto? Sana mabigyan po kami ng pwesto. So, makakarating yan. Makikita niya yung vlog nyo. May babatiin pa po ba kayo? Salamat po sa kanya. Kung manalo siya, sana matulungan niya kami. And God bless you all. So ulitin ko lang po ang tanong. Sakaling... sa 12, sakali ba pwede siyang makapasok sa listahan mo? Pwede po. Pwede. Walang problema. Maraming salamat pa. Na yan. Thank God you so bless much. You, sir. Maraming salamat. So ayan, magandang hapon, ate. Matanong ko lang, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo. Ano yung pagkakilala niyo sa kanya? Lagi siya nangyibigay ng bigas. Ng bigas? Okay. Nung panahon ng pandemya? Pandemya. Okay. Ngayon kasi tumatakbo siyang senador, number 44. 12 senador ang pipiliin natin ngayon. Doon sa 12 senador, pang ilan kaya siya kung sakali? Una. Pang ilan? Pang una po. Feeling ko una siya. Pang una. Sa'yo? 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 Yes po, number one. Bakit number one siya sa'yo? Wala, mabait siya eh. Mabait siyang tao. Mabait siyang tao. Anong pagkakataon na makaharap mo siya nung sasabihin mo sa kanya? Ano, sobrang saya kasi nandito, idol ko yun. Idol mo? Idol ko. May babatiin po ba kayo? Ano? Wala na. Okay. Salamat ha, salamat. Thank you so much. So, maraming salamat. Itutok lang natin. Okay, si ate nagtitindi ng kapakita. Anong pangalan mo, ate? May. May. Ate May, kilala mo ba si Francis Leo Marcos? Opo. Anong pagkakilala mo sa kanya? Nung pandemic po, siya po yung mga tumulong sa mga mahihirap. Nagbibigay po siya ng mga bigas, ng mga grocery. Nabigyan po ba kayo? Hindi po, pero kahit di niya po ako nabigyan, nakita ko naman na tumulong po siya sa mga ibang hindi nakakaano. So ibig sabihin, kahit hindi kayong mabigyan at nakita niyong tumulong siya, masaya na kayo? Opo, kasi may mga ganun pa rin tao na kahit di naman nila kakilala, hindi naman sila politiko, pero ano, bukal sa loob nila yung tumutulong sila. Ang tanong ko kasi, ngayon kasi tumatakbo siyang senador, number 44. So, buboto ko siya. Buboto niyo? Oo. So sa loob ng ano, lang 12 senador na mapipili, pang ilan siya kung sakali? Siguro, iyaano ko siya sa 10. Sa pang 10? Basta ano, ewan ko kung pang ilan siya pero ilalagay ko siya. Ilalagay mo siya doon sa 12, pasok siya sa'yo. Ayan. Kung magkaroon ng pagkakataon, halimbawa nakita mo siya at bit-bit mo pa rin, nagtitinda ka ng sampagita, sa harapan mo, anong sasabihin mo sa kanya? Alukin ko siya siyempre. Alukin mo ng sampagita. O di ba? Pangalay. Pangalay. Ayan. May babatiin ka po ba? Wala po. Magkano sa sampagita? 20 lang po. Ah, 20 lang. Opo. Alukin ko na si Sir Francis. Francis! Sir Francis, bili ka sa akin sampagita para may pambili akong bigas. Oh, ganoon. Hello, pet. Thank you so much, ate. Maraming salamat. Ayan, si tatay. Ano hong pangalan, tay? Ulit. Si tatay ulit. Matagal na ho kayong nagtitinda rito. Tagal na po, sir. Bata pa po kami. Ay, kumusta naman po ang kitaan ng mga ganyang mga souvenir items sa inyong tinitinda? Sa ngayon, matumar, sir. Pandemic kasi. Si tatay nagtitinda ng mga souvenir items. Ngayon, tay, ang tanong ko kasi, kilala mo si Francis Leo Marcos? Nakikita ko lang sa YouTube yun eh. Oo, sa YouTube. Sa Facebook lang nakita sa ano yun. Ano yung pagka... Nung nakita ko, ano yung pagkakilala mo sa kanya?
Hindi ko siya ganong ano dahil sa TV ko lang po nakita. Pero nakita mo? Nakita ko. Isang beses lang po. Isang beses. Siya tatay yung namimigay ng bigas noong panahon ng pandemya hanggang sa kasalukuyan. Kaya siya tinawag na pandemic hero at ang kanyang ginawa ay yung tinatawag na mayaman challenge. Bigas para sa mahihirap. Sa ngayon kasi tumatakbo siyang senador. Ngayong halalan, tatakbo siyang senador, number 44. Ang tanong, 12 senador na napipiliin natin. Ang tanong ko sa iyo, isasama mo ba siya doon sa 12? Depende po. Bakit depende? Kasi hindi ko pa man siya nakita nagbigay rito eh. Ah, hindi mo po ba siya nakita? Oo. So sa ngayon, depende pa rin, depende sa isip mo. No? Oo. So mayroon ka bang babatiin? Nasa akin na lang po yun siguro. Nasa sayo na lang po? Sa sarili ko na lang. Oo, kung sakali. Ano? Sakali. Okay. So, mayroon po kayong babatiin, kuya? Wala naman po. Ang ano ko lang, sana sa botohan, maayos at walang galang gulo. Iyon yung ano, magandang ano sinasabi niyo. Sana maging maayos at walang gulo ang darating na halalan. Ano? Ako. Maraming salamat kuya sa kooperasyon. Thank you so much. Ha? Maraming salamat. Yun lang ang nasabi ko. Wait lang, si ate, huling-huli natin, nanonood ng Francis Leo Marcos. Nanonood ka? Oo, nanonood si ate. Nanonood ko lagi yan, oh. Patigin niya, ate. Hmm. Ayan, i-click mo nga. Ay, huwag na, ano na siya. Asa na, yung live? Ay, naku, maliano na. Oo, so, huling-huli. Si ate nanonood. Ayan. Oh, nahuhuli. Okay, ate. Okay. So ngayon kasi tumatakbo siya senador. Pang ilan siya sa pang walo. Kung magkakaroon ng opportunity na makita mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Tumulong siya sa mahihirap, sa mga vendor. Sa mga vendor. Basta pag may humingi sa kanya ng tulong, tulungan niya. Tulungan niya. So matagal na kayong nanonood kay Idol Lepin? Matagal na, mula nung nag-lockdown. Nanonood ko to. Sana nga, minsan nagko-comment ako niya, sana magkaroon din ako ng bigas. Ng bigas. Okay. Taga saan ho kayo? Taga rito, sa Quiapo. So, lahat ng sampagita vendor dito ang panawarin nila. Sana magkaroon man lang sila ng bigas. Ng kahit bigas lang. Kahit bigas lang, ate. Hmm. So, ayan po mga kaibigan. Ang pangalan, ate? Dahil. Si ate daw, mga kaibigan, parang nagtitinda ng sampagita dito po sa Plaza Miranda. Ayaw lang po niya magpakita ng mukha, pero yan po yung ngayon sa pagkita. At syempre, hawak-hawak po niya ang cellphone na kung saan nanonood siya ng live ni Idol Ipilim. Ayaw, talagang grabe siya ate. Salamat, salamat ate. Kaibigan, may nakita ko tayo dito ang babae na nagtitinda, pero bagamat nais lang niya na itago ang kanyang identity, ay napaulakan naman tayo na mag-interview. Okay. Ate, okay lang bang malaman pangalan? O? Sige, walang problema. Anong pangalan po ate? Cheche. Okay, si Ate Cheche, nandito. Dito siya sa tabi ng simbahan. Ate, kilala niyo ba si Francis Leo Marcos? Oo, siya yung po pala na kamag-anak ko siya ni Marcos eh. Siya yung pagkakilala ninyo. Okay, nalaman niyo ba na namimigay siya ng bigas nung panahon ng pandemya? Oo, nung panahon ng pandemic. Oo, actually nakapagbigay siya dito sa Maynila, kay Isko, di ba? Okay. Ngayon po ate, ang tanong ko sa iyo, tumatakbo siyang senador, number 44. Opo. So, 12 senador ang pipiliin natin, pang ilan siya kung sakali para sa iyo? Para sa akin, una siya. Number one. Bakit number one? Kasi yung ginawa niya nung pandemic, maaasahan mo siya sa hirap. Sa kahirapan, maaasahan mo siya. Okay. May babatiin kayo ate? May babatiin po ba kayo? Wala nang mabatiyan. Okay, maraming salamat po sa ano ha. Tamasahan nyo. Ayan si Ate Minji, tinago lang natin pero maganda po yung mga punto na sinabi niya. At siya po ay isang nagtitinda dito sa Quiapo Church. Maraming salamat Ate. Thank you so much ha. Thank you. Po mga kaibigan, at dyan po nagtatapos ang ating Kanji survey. Talaga naman, kita niya naman si Ate na huli natin, na naka-live pa, nanonood ng live video ni Idol Francis Leo Marcos. Ayaw niya lang magpakita kasi mahihayin si Ate. Pero mga kaibigan, yan po yung tunog, yun po yung mga tunog dito sa Quiapo. Ayan, ang nakikita po ninyo, ang background po namin ay ang simbahan ng Quiapo Church. Of course, kasama natin si Pinturados TV. Sa inyo po lahat mga kaibigan, sana po ay subscribe nyo ang ating channel, pinutin ang subscribe button kung nais ninyong magkaroon o makarinig pa ng susunod naming mga kalisorbi. Ako po naman si Taong Gala at ito si...
Ito na Dos TV ho. Ayan. Kami po mga kaibigan, ang Dos Orbio. Magandang araw! Mabuhay!